hanggang saan aabot ang sakripisyo ng isang guro ngayong may new normal na sa edukasyon? Ay isang teacher na nakilala ng GMA News, ibinarter online ang pinakaiingatan niyang projector para sa mga estudyante. Saan kaya niya yan pinagpalit? Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Ang mga litratong ito, ilan lamang sa sandamakmak na kuha ni Teacher Edeline Nicole sa kanyang pinakamamahal na projector. Ginamit niya ang projector sa pagtuturo sa loob ng 5 taon bago niya ito pinakawalan sa isang online barter. Pinicturean ko po siya ng marami. Kami kuling ala. Yan po yung ginawa, pinicturean ko siya ng marami. Laki. Since nasa public po ako at hindi naman po masyado nagagamit yung projector na dahil may television naman po ang bawat classroom. Ang hiningi niyang kapalit, hindi para sa kung anumang panluho o kapritsyo, kundi para sa isang rim ng bond paper at printer ink na ginagamit niya ngayon sa paggawa ng learning modules na pinamamahagi niya sa kanilang komunidad sa Sitio Maligaya do San Pedro, Laguna. Ang target ko po ay mga kinder, magsisimula mag-aral para ma-encourage silang pumasok. Tapos nagbigay po ako ng infographics na kung sino yung mga gustong mga magulang na willing turuan yung kanilang anak sa bahay at magbibigay po ako ng libreng booklet sa kanila. Pag-imprenta at pag-i-stapler ng mga booklet, halos ganyan na raw ang araw-araw na gawain ngayon ni Teacher Edeline. Kung tutuusin, di na ito saklaw ng kanyang trabaho bilang guro dahil mga high school student talaga ang kanyang tinuturuan. Pero pakiramdam daw niya, responsibilidad niya ito lalo't panahon ng pandemya at marami daw ang pinanghihinaan ng loob na mag-aral. Kasi nung maliit pa po kami, I think I was high school noon, parang nasa squatter area po kami before. Meron po doon mga bata na nag-teacher-teacheran lang ako. Tapos ngayon, mga college graduate na rin po sila. So sabi ko, effective to. Effective to na kapag nakikita nilang may isang tao na tumutulong sa kanila, nandun yung will nila na, ay, balang araw, ganito rin. Walang kinikita si Teacher Edeline sa mga ginagawa niyang mga booklet. Sapat na raw ang mga natatanggap niya mga mensahe at video ng pasasalamat mula sa mga magulang na ngayon natuturuan ang kanila mga anak sa tulong ng kanyang inimprentang mga booklet. Masarap ko sa pakiramdam na nakakatulong. Kung kaya mo alam pong tumulong pa dun sa mas malaking community, kaya lang limited po yung resources eh. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-print ko as long as may papel po ako. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.